Ito, oh, Lenny. Oh, Madam Lenny, ha? May bago na naman kaipalan si Madam. May bago na naman siyang sa akin lang, Karen. May ganon. Ngayon, ipiplay ko sa inyo, ha? Ipiplay ko sa inyo yung sinabi ni Madam Lenny. Hindi bi-video kasi pag video, makaka-copyright na naman tayo. Okay? So ito, ipiplay ko na lang yung sa Twitter, yung interview ni Karen Davila. Nagsama sila. Sinundan nila yung payo ko. Sinundan ni Miss Karen Davila yung payo ko. Ano sabi ko kahapon sa kanya? Kumuha ka, mag-interview ka ng same level mo ng pag-iisip. Para hindi ka nasusunog. Ayan. Dahil sumunod siya sa payo ko, kumuha siya ng ka-level niya ng utak. Si Madam Lenny Robredo. Palakpakan. Palakpakan natin. Yan naman ang gusto ko back sa mga, ano, mga dilawan. Sumusunod sila sa payo ni Banat Bay. Ha? Sumunod sila sa payo ko. Ito na, kaya in-interview niya siya yun si, ano, si, ito si Madam Lenny. O, pasok, Madam Lenny, ha? Ito, pakinggan ninyo, ha? Huwag kayong bibitaw. Ano na? Anyari? Ay, mali. Wait lang. Palpak tong ano mo, ha? Palpak tong, ayan. Oh, pasok, Miss Karen Davila, interview mo na ang ka-level mo. Pasok. I wanted to ask you, VP, Cebu City is a very interesting case study right now. The president assigned Secretary Simatu to be the representative of the IATF, giving him essentially the powers needed, also representing the president. Even the president said, if you need the presence of the military in Cebu, you have access. In other words, he's given Simatu the liberty. Pag nagsasalita siya, nahihirapan talaga ako, no? Parang ang simple-simple nung sasabihin niya, pinaikot-ikot niya pa. Sasabihin lang niya, the president assigned Simatu to go to Cebu and fix it and he can use the military. Pinaikot-ikot na naman niya. Hi, hello, Rina de la Peña. Banat by watching from Boston, nananalo mga taga-Jamerica ngayon. Ligayan. O, pasok. To make these decisions in Cebu City. Quarantine passes in Cebu have already been canceled. They've been revoked by the mayor. It means residents can no longer go out. Well, if you cancel quarantine passes, even for essential goods. The Cebu City case study, for example, VP, is this the right path? Nalito siguro sabi niya. Ano ba sinabi mo? Ang simple nung tanong mo, pinaikot-ikot mo lang. Idol present, watching from Emil, from Milipitas, California. Shout out po, family namin dyan sa Pilipinas, Jamilano family dyan sa Fami Laguna. Ay, grabe ha, panalo na talaga mga taga-Jamerica ngayon. O, sige na, pasok ka na. Sagot ka na, Madam Lenny. Saw pictures of Cebu yesterday from the news. Okay. And yun, nakita ko military tanks. Military tanks. Para hindi siya magandang visualization for the people. Okay. Now, this is a health pandemic. Bakit okay. may mga tangke sa daan? Ayan. So, bakit na may mga tangke sa daan? Eh, since ito'y pandemic, so gusto niya ilagay sa daan, doktor. Maglagay tayo ng doktor sa daan, ha? Hoy, kayong mga tatanga-tangang DOH daw, okay? So daw kayo daw dapat ang nasa gitna ng daan, hindi yung mga military. Ha? Huwag daw mga pulis ang aharang, huwag daw yung mga pulis ang sisita, doktor. Gaganto sasabihin ng doktor. Excuse me. Nakaputi pa sila, nasa kalsada sila, tapos naka-stethoscope pa silang gano'n. Ano naman tawag dun sa gano'n? Yung gano'n, parang pang-telephone. Eh, hello, telephone, gano'n. Gusto niya, nakaganyan. Oh, tapos, para, excuse me, bawal dumaan dito dahil may babala, may sakit. So, kami na lang ang nandito, paparahin ka namin. Sandali lang, i-check namin ikaw, okay? Taas ang mga dila, ay mga ano, tapos taas ang kilikili, ganyan. Oh. May pamukpok pa sila o kaya gaganyan nila. Pag bawat dumadaan, titingnan nila, ay, ang puso mo tumitibok pa kahit nasaktan ka na sa jowa mo. Ganon? Ganon ang gusto ni Madam Lenny? Pambihira. Ayaw niya. Pulis ang ano, nasa checkpoint?
Ay, nako, pasok! Sa akin, the military has been very helpful, even to our office. Oh, alam mo pala eh. Pero I think we should take a more public health approach. Mm. Oh. Ako, Secretary Lorenzana, Secretary Galvez are very effective managers. Pero people should understand for them to cooperate na ito, hindi to takutan eh. Ayun! So, hindi daw takutan. Ito na ang gusto niya mangyari. Ito, pakinig kayo. Pakinig kayo. The responsibility of governing everyone para maasikaso itong pandemic. Okay. Kasi Karen, in a situation like this, yung 100% cooperation ng tao, napakahalaga. Okay. Dahil marami, halimbawa yung physical distancing, okay, halimbawa yung lahat na nire-require natin sa kanila, hindi yung nadadaan sa takot eh. Uh-oh. People should understand that they have a role in controlling the pandemic. Pero pag tinatakot natin na pag lumabas kayo, huhulihin, parang ang presumption na kaagad masama yung tao. Ma? I don't think that's the correct way. Wala namang ganun. So pag ginuli mo, sige, tanggalin na lang natin ang lahat ng security guard sa mall. Kasi ang presumption nun, kinakapkapan kami, mandurukot kami, o meron kaming patali, may baril kami. Ganun na kagad ang presumption nun kasi may security guard. Hala naman si Madam Lenny. Ang sinasabi niya parang ang dating, wag daw natin na tinatakot yung mga tao. Ganito ho, haharang tayo sa kalsada. Gagawin ho ng mga tao, mga doktor, wag yung tatakutin. Makiusap po kayo. Nakikiusap po kami, wag po kayong lalabas. Parang awa nyo na. Parang awa nyo na, dyan lang kayo sa loob ng bahay ninyo. O kaya yung mga nurse, lalabas sila mga nurse. Siyempre, pag sexing nurse, gaganyan-ganyan. Nasabi nila, wag ho kayong lalabas. Please lang. We're asking. Ano, please. Parang awa nyo na. Diyan lang ho kayo sa loob ng bahay ninyo. Ganon. Sa tingin mo maniniwala yung mga tao? Eh, kita mo naman yung mga Pilipino. Tinisita na nga ng polis. Ano, lalaban pa. Hindi! Diyan lang ako. Yung araw, mangingitim na ako. Pulis na yan. Ano gusto ninyo? Eh, kung security guard, sana, kung doktor yan, sa tingin mo, sabi nung doktor, huwag ka magalala, iha, magugluta ka naman, ganun yan. Ayaw mo na, dyan ka lang muna sa inyo. Gluta lang yan, gluta ang sagot dyan. Ay, salamat Norman Retuta, banat by watching from San Jose, California. Love what your and keep up the good work, DDS and BBM 2022. Eh, yes po, okay. Ayun na nga, si madam, gusto makiusap lang. Hoy, ang mga ito kasi problema sa mga to, ha. Ito seryoso to, ha. This seriously speaking, ha. Hindi all kasi sila lumalabas ng bahay. Ang problema, puro sila security. Meron sila mga bodyguard. Yan ang problema, eh. Lumabas ka sa labas. Sa tingin mo masisita mo yung tao na pakikiusapan mo lang yung mga Pilipino? Hoy. Ang mga Pilipino, talonggeso niyan. Ang siga-siga pa yan. Paano ko nasabi? Sandali, ha? Play muna natin to. May hahanda ako. Pakinig ko kayo. Doing things. Kasi yung experience namin, Karen, kami, we have very limited resources. We're getting by because of private sector participation. Yung experience namin, pag yung tao tumitiwala. At lagi siya mahilig sa iyong... Yung naiintindihan niya kung bakit natin to kailangan gawin. They're very cooperative. Halimbawa, Karen, yesterday I was watching an interview kay Mayor Jerry Trenas of Iloilo. Mm-mm. I think right now they have four, if I'm not mistaken, four active cases. Tinatanong siya, what did you do? Kinukwento niya, Karen, wala nga silang in-arrest na anyone for curfew violation. Mm. Kasi yung tao, naiintindihan niya why they had to do it. Ako, Karen, personally, I have great faith na if people understand why we need to do this, if people understand that they have a stake, that they have a responsibility, that governance is a shared responsibility, mas magiging cooperative sila rather than tinatakot. Ang problema ko dito, Karen, pag nakita na ng mga tao yung mga tangke, ano ba to, gyera? Yung gyera natin dito against COVID-19, and hindi ito nadadaan sa pag
ng fear among the constituency. Yung sa akin, the officers of the military have been very, very effective managers, as I've said earlier. Mm-mm. Pero dapat mapakita na ano to eh, laban natin to lahat. Mm-mm. At lahat tayo magtutulong-tulong. Oo. Ayan ha. Oh, wait lang ha. Sandali lang po sa mga nagtitip ha. Hindi ko po muna kayo mabate. Wait lang ha. Kasi meron akong hinahanap na balita na maganda. Maganda ho ito eh. Ang ganda ho nung balita ng GMA, okay? Ipapakita ko lang ho sa inyo ng maano. Wait, ito. Tingnan nyo ha, sa Cebu. Kasi ang senaryo dito kasi, sinasabi ngayon nito ni Madam Leni, kung pwede, pakiusapan na lang yung mga tao, dapat hindi mga tangke, natatakot daw kasi yung baari magkaroon ng fear. Sandali ho, kailangan no kasi mga Pilipino matitigas talaga ulo niyan. Kahit anong gawin mo, talaga hong matitigas ang ulo nito mga kababayan natin. Ewan ko ba kung bakit ganyan katitigas ang ulo niya mga yan eh. Ito ha, tingnan nyo, pe-play ko. Wait lang, wag ko kayong... Sandali lang. Andali ha. Wait ha, papa, ano ko lang ha. Andali ha. Sandali! Iya! Okay. Andali, entertainin ko muna kayo. Paki-entertain po na yung mga sarili niyo. Kalabit-kalabit na muna. Hinahanap ko eh. Sandali, I'm prepared na naman ako eh. Kasi na-trigger ako nitong itong si Madam Leni. Talagang nasabi ko, ano ba namang klaseng ano to? Buti na lang talaga. Nako. Sana naman wag maging presidente ito. Please lang, parang awa nyo na ha. Kasi kung ganyan na magiging presidente natin, naku po, paray. Grabe na. Masisita yun. Pagsita mo ngayon. Wag kayong lalabas. Pag alis mo kasi may pupuntahan ka na naman kasi isa nga lang siya. Pagpunta niya doon, pagbalik na naman daw niya, andyan na naman, lalabas na naman. Ano gusto mo ilagay diyan, doktor? Madam Leni, doktor gusto mo ilagay diyan? Lagay ka ng nurse. Sisitayin yung mga tao. Yung pulis nga pag alis niya, babalik na naman yung mga tao sa labas, lalabas na naman sila. Hindi na nakikinig sa pulis, doktor pa ilalagay mo diyan, nurse pa. Pambihira naman oo. Kaya na lang din namin sa nakaka ewan ko ba kung bakit minsanin. Ewan ko. Tapos bilib na bilib pa sila dyan. Ay, tama si Madam Leni. Tama. Hindi ko alam. Sa totoo lang ha. Ewan ko. Kung merong mang nurse ang sasabihin nila. Oo. Kami ang ilagay nyo dyan. Kami ang sisita sa mga yan. Pustahan tayo. Walang makikinig sa kanila. Ipapuputol ko malaki kung hintututuro. Sino ba namang anong pambihira naman? Oo. Nakakairita, nakakainit ng ulo. Ngayon ako, patugtog na tayo, sandali lang, magpatugtog na tayo. Nairita ako ng sobra doon, nairita ako. Sabi ko nga hindi naman ako sa OA na basta lang kontray. Ayan, basta kontray na lang ito si, itong si Madam Leni. Kaya lang, ma'am naman, parang awa naman, medyo gumamit naman kayo minsan ng utak. Pwede naman no, minsan gumamit ng utak. Baka mabuluko yan. Ano naman sa pambihira naman. Hindi nang alam mo ang mga Pilipino, antitigas. Yun nga, ito ah. Bibigyan ko na lang kayo ng halimbawa kung gaano katigas ang ulo ng mga Pilipino. Nilagyan ng bike lane. Aba, sabi ng mga motorcycle, bike din kami, motorcycle bike. Motorbike lang kami. So pwede rin kami dyan sa bike lane. Ganun na ah, meron na kang linya, hayo pa rin sundin. Meron na kang MMDA. Nandun sa kanto yung MMDA. Gagawin ng mga motor, doon muna sila sa malayo. Pag malapit na sila si MMDA, tsaka na sila magsiswerve. Ganyang katigas ang ulo ng mga Pilipino. Anong gusto mo? Baka gusto mong ilagay na rin dyan sa trapiko natin, mga nurse na rin. Yun na nga lang maglalagay ka na ng harang ha. Harang. Ha? Nakita ko sa post ni Sir Bong Edison. Yung barrier. Talagang yung bus from the extreme right, talagang ipapasok niya ito the extreme left. Ewan ko na lang, hindi ko maintindihan bakit hindi nila malubos maisip na ang mga Pilipino talaga ang titigas ng ulo. Kanina nga alam muntik na ako murahin eh. Ha? Bakit? Ang laki-laki ng sulat doon, no smoking. Tapos si ate. Ganon. Kailangan pormahan na naginigarilyo ganyan mga call center.
Ha? Nakasulat na nga no smoking. Magbabarkada pa sila. Alam niyo, gusto ko talagang lapitan eh. Sabihin ko, ano ba kayo? Tanga, bobo, o hindi kayo marunong magbasa? O sadyang mga pinalaki kayo ng tatay niyo nang walang disiplina sa buhay niyo? Ay, ang lalim nun! Gusto ko talaga sabihin sila ng ganun eh. Nakasulat na nga no smoking, doon pa rin maninigarilyo. As doon pa rin itatapon. One time talaga gagawan ko ng vlog yung mga hinayupak na yan. Ibi-blur ko na lang kasi wala akong pang-blur eh. Yung sa mga ganyan-ganyan. Gusto ko talaga nga eh, sasabihin sa kanila, anong hindi nyo maintindihan sa salitang no smoking? Bawal na nga ngayon ng smoking in public. Tapos may nakasulat na nga no smoking dyan. Dyan nyo pa rin itatapon, dyan pa rin kayo magyoyosi. Tandaan nyo ha, baka iniisip nyo squatter to. Hindi to mga squatter! O mga basagulero, hindi! Mga call center to, gumaganyang-ganyang mga brad. O pre, pre, pare, mga pawok to. Walk, walk, walk kami, walk. Ha, kami yung may mga opinion. Alam mo, walang kwenta si Duterte. Kasi si Duterte dapat ang ano eh, ganito. Yan yung mga yan, naka-yosi, naka-ganyan. O, yosi, yosi pa, yosi. O, di ba? Sa totoo lang, hindi kayo nabibwisit sa ganun. Ganyan ang ugali ng mga Pilipino. Wala ho yan sa yaman, sa hirap. Ganyan ang ugali. Pag walang tao, video mo, tapos post mo. Hindi ko alam kung pwede yun. Baka ma-cyberbullying tayo. Baka ma-libel tayo. Hindi ko alam kung pwede yun. Eh. Be-blur ko na lang, ha? Nakakainis eh. Hindi uban. Sabi ko nga, ano ba namang klaseng tao to mga to? Tuwan-tuwa tayo. Wow, ang ganda sa Singapore, pre. Pre, sa Singapore, mga disiplinado tao doon. Huwag ka magdadala ng chewing gum doon. Bakit? Bawal. Naalala nyo, galit na galit tayo sa Hong Kong may sign. Na ako, nakita ko yun mismo, personal in my eyes. Ha? Tagalog yung sign. Ha? Para talaga sa mga Pilipino, bawal ang ganito. Sa Hong Kong yun, ha? Sabi ko, sinasadya nila yung kasi ang titigas ng ulo ng mga Pilipino. Which is true. Tapos, ito na nga eh. Ito na nga pandemic eh. Oh, nung nakita na yung reporter, ay, pa, umalis na kayo mga anak. Oh, aantayin pa, may makakita. Banat by Mr. Michael Padua from UK, Edinburgh, Scotland. Pakibati po yung asawa ko na nurse sa pinapanood namin itong palabas mo sa YouTube. Thank you very much po. Salamat sa 5 British pounds, ha? Yun lamang po. Ito sa akin, sabi ko nga eh. Pambihira naman po tayo. Pambihira to. Ito si Madam Lenny, maka-epa lang talaga. Makasalita lang. Mema. Ang tawag niya mema eh. May masabi lang. May ma-complain lang. May mahirit lang. Hihirit lang na hihirit kahit hindi nag-iisip. Oo, nandun si Secretary Simato. Okay, para pangunahan. Hindi naman sinabing, oh, yung mga doktor dyan, tumabi na kayong mga doktor. Kami ng mga sundalo at pulis ang nasa ospital. Hindi ho. We need the soldiers and the army and the policemen para maayos po yung mga bawal ng lumabas. Diba, hindi dapat dito, mga checkpoint. Tapos yung mga doktor, syempre mababawasan sila ng mga magkakasakit kasi hindi napapalabas yung mga tao. Makagawa nila yung duty nila ng maayos. Ano naman to si Madam Lenny, oh? Tapos magsasabihin mo, magdedemanda ako sa mga nang-aano sa akin. Eh madam, kung humihirit ka ng medyo mahina ang utak, ah, natural magagalit kami mga Pilipino. Ginagawa mo kaming ano eh. Ginagawa mo kaming mga bobo sa komento mo eh. Pwede yun ishot mo basta may signs. Gusto ko talaga. Promise. One time lang. Para mapakita ko sa inyo, ha? Na ito mga hayop na to, sinabi na nga bawal, tapos sa tabi pa siya ng ano ha, sa tabi pa siya ng security guard. Nice JB, salamat sa $7 Canadian. Second time ko po napanood ng live. Pasensya na po, konti lang, pero sabi pa nga nila, it's better than nothing, getting ready for work. Nice JB, parang ganda ng picture ni Madam Nice. Iyon na nga eh, galing na sa'yo ang ebidensya, kulang na law enforcers yan ang problema at hindi ang tangke. Kuya, okay, explain ko sa'yo ha. Anyway, nandyan naman na yung argument mo. Para hindi ka naman magtuluya, maging mukhang ano na, ha? Natural may tangke lang dyan.
Okay? Alam mo, minsan, kailangan mong i-psych din yung mga tao. Kasi pag may nakita silang nakasundalo, may nakita silang tangke, o may nakita silang... At saka, I don't think yung tangking pang ano, ang sinasabi siguro dyan yung mga truck na malalaki. Feeling ko nagkamali ng term to si ano eh, si Madam Lenny ha. Hindi naman tangke sigurong tangking-tangke. Anyway, kung talagang meron yung tangke, yung panggera, yung pampush, may pampasabog ng gano'n. Sa akin, para isike yung mga tao, yung presence ng army nandito. Oh, kayong mga loko, nalalabas at lalabas pa, eh wag na kayong matigas ang ulo. Hindi naman ibig sabihin nun, oh ikaw, pag matigas ang ulo, tatangkihin ka, bush, gano'n. Common sense naman, hindi naman gano'n ang ibig sabihin. Pinapakita lang yung presensya ng militar na, oy, huwag kayong matigas ang ulo, nandito na kami. Diba, kung maalala nyo, sa balita kahapon nata nung isang araw, sabi nung isang mayor sa Cebu, sana we need ano, the presence of the military, we need the presence. Kasi hindi na namin masasaway, ay hindi pala mayor yon, kagawad lang siya, barangay captain nata. Ang sabi niya, hindi na namin masasaway, susunod ba sa amin to? Ilan libo ang tao dito, sabi niya eh, nabanggit ata siya ng 11 million, joke lang. Libo-libo ang tao dito sa barangay namin. Ilan lang kami ditong barangay. Yung mga barangay tanod nga, binubugbog pa, di ba? Hindi sila takot eh. Kailangan magkaroon ng takot. Ay, sandali, hindi kami lalabas kasi may mga pulis, may mga sundalo, may tangke pa dyan, pre. Yun yung idea, that's the idea na matakot na lumabas. Ay, naku naman. Oh, sige nga, oh, sabihin na natin, oh, halimbawa, meron akong kaibigan, hindi ko na lang sasabihin ang pangalan niya, yung pangalan ko. Ay. 'Di ba pag may security guard ah sa mall, syempre matatakot yang ipasok yung baril mo, ganyan ganyan, 'di ba? Kasi may kakapkap sa iyo. Tanggalin mo yung security guard na yan, pustahan tayo, dahil papasok diyan may baril, oh. Oh. Kasi somehow meron kang may authority figure eh, na oy, may security guard dito. Huwag tayong ano-ano. O, diba? Pag tayo, pag mayroong mga nag-iikot, may rumoronda, o, medyo natatakot eh. Merong konting fear. Kailangan, ano, pabayaan na lang natin na, hayaan mo na, magtiwala na lang tayo, pakiusapan na lang natin, lagay na lang tayo ng sign dyan, pakiusap sa mga papasok, huwag magdadala ng baril. O kaya, pakiusap sa mga snatcher, huwag ho kayong papasok ng mall. Nakikiusap kami. May bobo din palang nagko-comment. Ay, meron din, ho. Ang hindi ko maintindihan kasi natural naman, hindi naman nung sila tatangkihin. Common sense naman. Siyempre, kailangan lang yung medyo, alam mo yun, takot. Kasi wala, eh. Yung Jordan mo, di na yata piki. Pasensya na. Tama lang, deploy ang National Guard para sumunod ng mga Pilipino, apo. Ang tawag sa ibang bansa, National Guard, eh, no? Sa atin, hindi, mga sundalo po, mga ganun, ha? Tama po yan. Eh, kasi nga, mantakin mo, isa lang yung pulis, o, oh, ikot siya, ikot siya. Hoy, huwag kayo lumabas dyan, pumasok kayo. Pasok sila, dala yung, ano, wala na yung pulis. Wala na, umikot-ikot na siya. Lalabas na naman sila. Tapos, ano, darating na naman yung pulis. Ayan na yung pulis, mag-isa siya. Hoy, huwag kayo lumabas dyan. Pasok na naman sila. Pasok sila uli. Hindi sila takot eh. Kaya pasok lang sila. Sa akin, Leslie Tugade, $5. Alam nyo, ito kasi ang ano ah, ang thinking ng tao eh. Pag hindi naman ako mahuhuli, hindi naman ako makukulong, eh di lalabas lang ako. Di sitahin niya ako. O sitahin niya ako, papasok ako. O wala na yung polis. Wala na sundalo. O pasok uli ako. Sa akin, sa totoo lang, ang dapat ginagawa dyan, pag nasa labas, huliin na, ikulong na. Gusto nila magdikit-dikit, diba? Pagdikit-dikit mo siya sa loob ng ano, bilangguan. Hanggang walang nasasampulan, lalabas at lalabas yung mga tao na yan. Anong, chan-chan, salamat sa $25. Iba talaga kay taga-America. Thank you po, all is helping our kababayan. Salamat din po, chan-chan. Nordita Bascon, salamat sa 2 British pound. Hindi mahal ng Pilipinang bansa Pilipinas. Correct ka dyan. Alam mo, sa totoo lang ha, hanggang walang nasasampulan na nakukulong dyan, wala, lalabas at lalabas siya mga yan. Iisipin nila, ay sisitahin lang naman pala kami. So nasita na kami, okay na, tapos na. Okay na, balik na uli kami. O, tas lalabas na lang kami pag wala na sila. Hanggang ganyan, pakiusapan ng pakiusapan, walang mangyayari. Ano nangyayari? Ito lang nangyayari dyan. Sayang naman yung mga taong sumusunod. Bakit? Sila nagpapakahirap sila dun sa loob ng bahay nila, sumusunod sila. Pero yung mga kababayan na nilang iba, ang titigas ng ulo. Eh di lalabas na lang din kami. Oh.
Bota na sir, Ligaya, Kanulas, 25. Ewan ko po, hindi ko po alam, hindi ko minomonitor. Medyo-medyo, kota na nga. Sa akin nga eh, sablay na nga itong sinasabi ni Madam Lenny. Dahil dapat daw tanggalin yung mga sundalo, bla 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 bla, di ba? Okay? Eh sa akin, hindi lang dapat ilagay yung sundalo dyan. Dapat ipatupad yung batas na pag bawal lumabas, hulihin, ikulong, i-detain. Kasi kung nandyan lang ang sundalo, nandyan lang ang pulis, naka-display lang sila at wala naman din gagawin, sisitahin lang, pustahan tayo, may lalabas pa rin. No? Di ba sa atin nga, ang dami na nating video, si Miss Mistisahin, si Miss Gluta, di ba? Tapos yung isang joke lang, yung baklang pilit na, ah, dyan naman ako, dadaan lang. Oh, don't come with me. Don't touch me. May ganun-ganung bakla. Hindi naman natatakot eh. O, nung nakulong, ano, nasample lang ka. O, di nakita sa TV ngayon, nakulong. So, next time, wala nang lalabas. Ewan ko ba, tayo mga Pilipino, gusto natin, pakiusapan ang batas, pinapakiusap lang. Kaya walang nangyayari sa atin eh. Yung batas sa atin, hindi siniseryoso, parang suggestion lang. O, suggestion lang yan ng gobyerno, huwag nyo sundin. O, pwede nyo rin sundin. Minsan, pagka-trip nyo, pag mahal nyo yung bayan nyo, sundin nyo. Pag hindi, huwag nyo na sundin. Parang ganun ang dating eh. Nakakainis kayo. Personal tank lang naman yun, dinala Sir Banat. Oo nga. Sana, yun lang. Sana o, sa atin, sa mga General Lazar, sampulan nyo yung kababayan natin. Pustahan ko sa inyo, hindi. Tingnan mo, bakit ito nakakapikon? O, kinontain natin dito. O, yung mga tao doon, walang ginagawa, hindi maayos. Sorry, pero, yan o, si Pangulong Duterte nga nagsabi na eh, ang titigas ng ulo ng mga taga Cebu. O, labas pa rin ang labas, meron pa rin mga talagang hindi nagmamask. O, tinigilan nga dito, kumalat naman doon. Sa tingin nyo, hindi kakalat pabalik dito yung kung sakasakali? Ay, nako, no comment. Talo ang Canadian ngayon. Korak. Ay, wag naman ganun. Ewan ko nga, sana wag na lang tayo maglagay ng batas. Makikiusap ako sa IATF, ha? Makiusap po. Wag nyo nang gawing batas yan. Kasi kung hindi lang naman din ipapatupad, sus, ba't pa natin ginawang batas? Suggestion na lang natin. Lagay natin dyan. Eh, kesa na memorandum o kaya ganyan. Wag na. Suggestion to the Filipino people. Sa mga GCQ, ito lang ang gagawin. Pwede ba ganito lang ang gawin nyo? Sa mga nasa ECQ, mga taga Cebu, pwede ba wag ho kayong lumabas? Pwede ba wag social distancing? Kung pwede lang naman. Ganyan na lang usana ang gawin natin. Dapat matinding multa. Correct? Ako nga, sabi ko nga, kung gusto nilang labas, ikulong sila sa labas. Oh, ilabas, sa labas lang sila. Lagyan ng rehas doon. Sa labas sila, oh. Diyan kayo, ha? Mga isang linggo kayo diyan sa labas. Ang kukulit ninyo, gusto nyo sa labas, eh. Diyan kayo. Isang linggo kayo sa labas, sa init. Ang titigas ng ulo nyo, eh. Puro kayo pasaway. Ay, nako.